Alam niyo naman po, 'di ba, meron po akong bali dalawang video na na-upload ko na sinasabi kong paborito ko po talaga si Madam Kilay. Diyos ko na to, na it's a combination of hindi ko malaman kung malulungkot ako or matatawa ako. Hello guys, kakauwi ko lang. As usual, kakain na naman kami. Tinan mo, kumakain na si Dudo. Kakauwi ko lang po eh, kasi time check, 2:25 na yan, na hindi ko lang siya na-adjust. So, ay nako, alam nyo ba kanina, morning, anong oras ba ako umalis papasok sa work? Ano yata, mga 8 o'clock yata. May dalawang deer sa neighbor namin, across our neighbor kasi yun. Bali, lumipat na kasi yung kapitbahay namin, pero empty yung house. And nakakapagtaka kasi, almost like every other day, napapansin po namin ni Andy na merong deer. So, nung pinakita nga sa akin ni Andy through his iPhone picture, ando dun sa harapan ng ano niya, malapit dun sa driveway niya. Ngayon, nakita ko talaga on the spot sa sarili ko pong vision, nakita ko po. Kaya, kinuwaan ko po ng picture. Mario, medyo mabagal-bagal lang yung aking takbo, kasi takbo ng kotse ko. Kasi pag, ang deer kasi very sensitive po sila sa mga sound. And pag nakakarinig po sila ng sound, ang tendency po nila is tumakbo po ng mabilis. Eh, kasi naka-encounter na ako one time yan eh, na bangga ko yung isang deer. Na Diyos ko, napaayos tuloy yung aking yung front hood. Oh, no. And lucky me, meron po akong car insurance, kaya wala po akong binayaran ni Cinco under car insurance po ang nag-shoulder ng expense. Bali, lumalabas bali 3,500. Diyos ko, salamat at meron akong car insurance bayad. But anyway, kanina nga na-surprise ako dahil tinignan niyo po si Dude. Oh. Natapos lang kumain eh. Gusto na niyang uminom. Dude, do you want water, sweetie? So anyway, Dude, tignan mo. You want water? Let me, painumin ko nga muna po siya. Papainumin ko nga muna po siya. Oh, there you go. So, ako, kaya kanina, medyo dahil based on my experience nga, dahan-dahan yung paandar ko ng kotse para hindi ko na magugulat yung dalawang deer, Mario. Pero, buti naman eh, yung umalis ka agad. Kasi nga, nung narinig nga na in-start ko yung kotse ko, alert po sila na merong sasakyan. So, Maria. Anyway, guys, alam niyo naman po, 'di ba, meron po akong dalawang video na na-upload ko na sinasabi kong paborito ko po talaga si Madam Kilay. Diyos ko, it's a combination of hindi ko malaman kung malulungkot ako or matatawa ako dahil siguro alam po yung mga sumusubaybay po kay Madam Kilay. Sabi nila kasi or I would say, sabi na rin ni Madam Kilay na ang tawag to yung medyo may pagka misunderstanding sila ng boyfriend nila. Eh, marami daw po kasi sa kanya eh, nanghuhusga dahil hiwalay na nga daw po sila ng boyfriend niya. Alam niyo, sa totoo lang, nung pinapanood ko po si Madam Kilay doon sa yung video na ginawa niya. Honestly, nakukuha ko po yung niya eh. Teka, tingnan niyo si Dude, oh. Ayun siya. Nag-uuhaw kasi, ayan. Anyway,
balik tayo kay Madam Kilay. Sabi ko nga, hindi ko malaman kung maaawa ako, matatawa ako dahil yung in-upload nga po niyang video. Pero, ang gusto ko pong sabihin sa inyo is, kasi naman po, marami naman po talaga sa ating mga kababayan, very judgmental po eh, you know. Dapat po kasi kung, halimbawa, yes, alam ko na public figure po si Madam Kilay, pero wag naman niyo po i-judge kasi hindi naman niyo po alam talaga yung punot dulo at saka hindi naman po kayo nakatira sa sarili po niyang bahay. Ibig sabihin yung kung ano ba talaga yung nangyayari. Ano po niya yun eh? Buhay po niya yun. So, yung mga taong nagmamalinis dyan and ang tawag to yung parang akala mo perpekto, please lang naman, magpakatotoo naman po kayo dahil me being female, alam ko yung pakiramdam ng isang babae na nagkakaroon ng LQ sa relationship or I would say away sa relationship, whether it's boyfriend, girlfriend, husband or wives, lahat, kung ano man label kayo, meron kayo. Ganun po talaga pagkagalit ka, galit ka pero deep inside, hindi yun ang gusto mong mangyari. Kasi syempre, you're in a stage of like, vulnerable ka eh. So, naiintindihan ko po yung pakiramdam po ni Madam Kilay nung in-explain nga po niya doon sa mga bashers niya. Kaya itong mga taong to, kung makapag-judge nga is ganun na lang. Para bang nandoon sila sa loob ng bahay ni Madam Kilay at alam yung punot dulo at alam yung nangyayari. Wag po. Kasi minsan uunawain po ninyo yung isang tao. Hindi po pwede mag-judge po kayo dahil si ganyan. Wag po. Hindi po maganda. And kasi yun po ang kadalasang hindi ko rin gusto sa ugali din po ng ating mga kababayan. Yung crab mentality po, you know. Instead na uunawain na lang, dapat bigyan na lang ng support and all that. Hindi pinupull down pa para bumaksak or bumaba. Mali po yun eh. Dapat yun eh. Hindi na po, dapat yung mga ganyang ugali po talaga ng crab mentality sa atin. Tapusin na po yan, you know. So, na-share ko lang po kasi alam ko marami pong humahanga kay Madam Kilay. Kasi isang, ako na rin po, tuwan-tuwa po ako sa kanyang attitude kasi pagka nasa US ka po talaga, nagkataon lang po talaga na si Madam Kilay nasa US, ako din po nasa US. Alam ko po yung yung way of handling kung paano ka maging independent sa mga sitwasyon at mga challenges sa buhay mo, lalo na po dito sa US. Kailangan po talaga is matatag ka, you know. Tingin ko naman po kay Madam Kilay, talagang napaka matatag na tao kasi nakikita ko nga na meron siyang talagang yung puso po ba? Yung mabait siya kung mabait, pero kung tinatarayan niyo po siya, tatarayan ka din po niya. Parang nagkakapareho po kami ng personality po ni Madam Kilay. Plus, kung ano po yung decision na ginagawa niya, buhay po niya yon, okay? Buhay po niya yon. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Goodbye. Love you all.